focus lang tayo guys ngayon sa complaint affidavit. So ano ba itong complaint affidavit? Ito yung sinusulat ng investigator, no? Kapag ikaw ay nagrereklamo, ay pupunta ka ngayon sa criminal case or civil case, ay pupunta ka ngayon sa investigator doon sa police station. At ang investigator, meron, kung naaalala nyo, meron isang tanong doon, isang sagot, yun doon. Tatanungin ka, magpapakilala ka, tapos kung anong nangyari, so pagagandahin ng police, anong nangyari, ipokorek ng police para maging suabe ang dating or maging maganda ang presentation doon sa fiscal, sa prosecutor. Tapos, yung complaint affidavit, normally question and answer yan, no? Nakalagay doon yung pangalan, buong pangalan mo, address, at kung merong ano, o merong witness, so magsasubmit din yun ng kasama sa complaint affidavit, witness. So ngayon, pag nabuo na yung question and answer na yung portion, no? Kasama yung mga attachment, kung mayroong picture o kung ano pang bagay o dokumento na pwedeng isama doon. So, yung complaint affidavit ay lalagdaan iyon ng nagko-complaint, nagre-reklamo. Lalagdaan iyon sa pinakababa. Tapos, sa bawas pages, doon sa tagilid din mo yan, tagilid, horizontal, vertical, horizontal yung papel, pipirmahan mo yun isa-isa ng nagko-complain para original, no, na pirma. Tapos yun na yung complaint affidavit mo. Diba? Sa mga hindi familiar, i-research nyo lang yan sa internet, no? Hindi ko makuha yung ano ko, complaint affidavit at napad akong magbot-bot. Nandun, nakatambak. Hindi ko nadala kasi hindi ko alam kung ngayon ko lang naisip itong gawing complaint affidavit na to. O, so pagkatapos nun, dun tayo sa ano sa either regular filing o direct filing o yung sinatawag na hot pursuit o yung agarang pangyayari. So, pareho yung may complaint affidavit. At pagkatapos nun, napirmahan na, na i-attach na, hindi pa, papasirox nyo yun. Yung mag-i-establish ang police ng isang original nyo, tapos ibibigay doon sa complainant, normally ang complainant ang magpapasirox yan. Swerte nyo kung yung mga presinto ay mayroong photocopying libre. Pero normally, karamihan ay wala. Sa experience ko, no, 10 kopya ang ipoprovide mo noon. Kung ilang pages yon, so kailangan mo ng 10 copy. Hindi ko alam kung bakit napakarami noon, no. Siyempre, ang isa noon, sa'yo, ang isa sa witness, ang isa sa police, o yung iba pa. Hindi ko nakabisado kung kanino pa yung binibigay. Basta 11 yun. Pagkatapos noon, sasama-samahin yun, no? Yun, dadalhin na ng police sa fiscal para si fiscal naman or prosecutor ay i-evaluate yun kung meron ba talaga. Titingnan yun kung valid yung complaint, kung tama yung nakasaad doon. Kung sa palagay ni kung fiscal na meron talagang posibleng may probable cause, kung naka-regular filing yan, gagawa ng subpoena yung inireklamo nyo. O, tandaan na, subpoena. So, marami pong nagkakamali sa subpoena. No? Bakit naman yan may warrant na ako? Wala naman ako na. Bakit may kaso? Wala naman ako na receive na subpoena. Hindi po rason yun. Maaari po kasi kung
Mayroon mga antipati kung nagpapail, talagang hindi pinapareceive yung subpoena, no? Nililigaw. O mayroon naman, sa last known address, ia-address yung subpoena. Kaya possible talaga na hindi ma-receive. Yung iba naman, intentionally, na hindi pinapareceive. Baga sa ano, nililigaw talaga yan. Pagkatapos nun, pag nagka-subpoena, for example, sabihin natin na receive nung nirereklamo yung subpoena, so mayroon siyang ano, 10 araw para sumagot doon sa complaint. Okay na? 10 araw lang. Pero case-to-case basis, no, by coordination, by request, pwede namang lumampas yun sa 10 araw. Basta inunotify nyo lang yung prosecutor na may akda nun na kailangan mo pa na valid reason kung tanga. Binibigyan naman ng consideration yun. Pero kung talagang regular lang, hindi ka nakikipag-coordinate, 10 araw lang yung validity niyan at pagkatapos, magkakaroon na ng resolution niyan. So, kapag nagkaroon na ng resolution, dalawa yan, 50-50, no? Pwedeng maging kaso, pwedeng ma-dismiss. So, normally, kapag hindi nakapag-coordinate yung inireklamo, ipinoproceed talaga yan sa kaso. At pagkatapos nun, ang resolution niyan ay nakasaad probable cause na meron talagang kaso. So, ang kasunod yan ay iwawarant na yung inireklamo. So, kapag nawarant na yung inireklamo, siyempre isiserve yun. Anong address niya o pwedeng abang-abang lang. Saan makita. Ngayon, pag nahuli na yung suspect, so ito yung kaso, so yung suspect naman, pwede, kung available yung kaso, pwedeng mag-bail. Habang, para hindi siya makulong, habang lilitisin yung kaso sa korte hanggang matapos. Okay? So, ganun lang po yung complaint affidavit, ganun yung cycle. So, lumayas na tayo sa complaint affidavit, nakafocus lang pala tayo sa complaint affidavit. So, ngayon, kung meron kayong ibang katanungan, maraming salamat sa pagsusuporta, subscriber natin, support ng ating channel. No? Maliit pa lang ang community natin, pero nakakatuwa kasi marami tayong na-assist, crime assistant. Maraming salamat at sana patuloy niyong suportahan yung ating YouTube channel or Facebook page. Na libre naman yan. O, paano nyo ba ako matutulungan na libre lang? Ako kasi sinisikap kung matulungan kayo na libre. Sa mga hindi nag-join, kung talagang ayaw nyo mag-join, may pagkakataon ako, ina-assess ko yan. Sa mga nag-join naman sa membership, maraming salamat sa inyo. At yan po eh, kahit pa 129 pesos lang, eh kapag naipon yan, eh pwede nang makabili ng yan. Pangangailangan na, basic na pangangailangan natin. At tuloy lang po, wag lang po kayong magsawa. So, ano nga ba yung focus ko? Paano nyo ba ako matutulungan na libre? So, through your comment, like, and sa pag-share nyo, libre lang po lahat yan, no? So, magiging booster po yan para ma-rating natin yung pinakamataas na antas ng level ng video. At para siyempre, ma-recognize tayo ng server na tinatawag na, ano bang tawag yun, sa computer. Nakalimutan ko, nasa dulo ng dila ko na yun eh. Ma-recognize tayo, ma-promote yung ating channel o ating video kapag sinishare nyo. So, yun. So, thank you for watching guys. Hanggang sa muli. Yung link code, ako online criminologist. Police ako.